Okay, magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa GC Lugawan, dito po sa Woodcraft. Ako saan sarado ho kami ngayon dahil nga po kami tumalima ho sa tinatawag pong Enhancement Community Quarantine. Ito po ang aking munting tindahan at ito po naka-tigil po sila. Wala po kami operation ngayon. Pumunta lang tayo dito para titignan natin yung ating pwesto para po makita natin kung ano, sana po makarecover na po ang bansa natin sa problema po sa COVID-19, kasi po talaga pong napakahirap para po sa atin, na lalo na po sa ating mga kababayan, na ito po yung laman nating freezer, no? Na meron pa tayong mga kunting pagkain in case po na talagang wala na tayong mabilhan at mag-total lockdown na po talaga, na wala na po, bawal na lumabas, bawal na bumili, o dahil nga po sa problema po ng COVID-19 virus po, no? At hindi po natin na napaganda ito. Maski po ang ating gobyerno, no, meron din ho talagang pagugulang dahil nga po nung dumating po sa atin itong problemang ito, ito pong sinasabing virus ho ng COVID-19, hindi po talaga napaghanda ng husto. Nating lahat, kasama na po ako dyan na hindi napaghanda. Kaya nga po, hindi naman ho bawal magtinda ng pagkain dahil nga po, yan naman po ay binigyan ng exemption. Pero ganun pa man, hindi ho kami nagtinda para lang po sa aming health security, no? Para po, ito po ang aking kusina, no? Kung saan, ito po yung aking kusina, yan po mga Ricardo, itlog, lahat ng mga iba't ibang mga sandok, gamit. Ito po ang aking lutuan, no? Ito po ang aking mga mantika, yan. Ito po yung aking lababo, tunasan. Ito po yung aking banyo, no? Ayan. At iba pa pong mga ano. Siyempre po, meron tayong exhaust fan para kung mainit, meron pong labasan yung init, no? At ayan po, ayan po. Dalawa po ang ating lutuan dito. Ito po yung lutuan natin na pag nag-prepare tayo ng lugaw, no? Tapsilog, no? Dito po tayo nagluluto at iba't ibang ulam na yun nga, ino-order po ng ating ating pong mga mamimili, no? At dito naman, ito po yung sa ating siomay, no? Yan po ang lutuan po ng ating siomay. Yan, yan, yan. Ito po yung aking para siomay. At nasa ilalim po. Yun pong ano. Yun pong nasa ano ba? Ito po yung ating pong. Yan, yan. Sa ilalim. Yan o, yan, yan. Yun pong siomay. Nandito lang tayo. Binisita lang natin. Tinignan na natin ang sitwasyon. At tahimik naman. Mapayapa po ang lungsod ng Caloocan. Kasalukuyan pong gumagawa ko ng barangay dito sa amin ng pag-spray ho, mga disinfectant, no? Nag-spray po ang barangay, kasama po ang kapitan, barangay chairman, no? Dito sa amin, no? Para po para po matugunan itong problema sa ano, sa ito pong kumakalat na virus na COVID-19, no? Mahirap man tanggapin at isipin, lahat tayo magsama-sama at magtulong-tulong. Kaya nga po ang dalangin ko ay sana malagpasan natin itong problema ito. Alam kong hindi po biro itong nangyari sa atin. Napakatinding pagsubok po ito. Dahil nga po marami po sa atin, no, maski sa gobyerno at sa privado, kasama na ako riyan na hindi po napaghandaan itong virus na ito. Ganun pa man, maging araw sa atin to, huwag na tayo magsisihan. Ang kailangan lang natin ito magtulungan para po naman sa kapakanan nating pangkalahatan. Alam kong napakahirap. Katulad ko po, na isa po akong mahirap, no? Ordinary yung naghanap buhay bilang isa hong mamahayag, no? Isa po akong media broadcaster. Ngayon po ay nandito ako ngayon sa aming tahanan para po sumunod po tayo sa sinasabi pong Enhancement Community Quarantine. At the same time ho, nag-apply ho tayo ng, para magkaroon tayo ng media pass ID para po sa pag-cover po ng iba't ibang mga balita sa labas po ng ating lugar. Dito po tayo sa Metro Manila. At ganun pa man, sana po mapagbigyan tayo, makakuha tayo ng media pass ID para po makita natin ang mga nangyari sa iba't ibang lugar. Ganun po katindit, kahirap po ang dinanas po natin ngayon. At syempre, of course, wala pong imposible. Sabi ko nga po ulit-ulit sa aking post sa Facebook, wala pong imposible sa dasal at manampalataya sa Diyos. Kahit anong klaseng karamdaman, sakit yan, wala pong imposible. Diyos po ang makakasagot at makakapaggamot sa ating mga problema. Kaya ako'y naniwala ho na hindi ho ito magtatagal. Maniwala ho kayo sa akin, hindi po ako magaling na katulad ng ibang mga pastor o mga magagaling na mga manggagawa ho
no, na salita ng Diyos. Pero naniniwala ako na bago magtapos ang April 14, 2020, ay matatapos na po ang problema ng COVID-19, itong virus na ito. Dahil naniniwala ako, ang bansang Pilipinas nakakaisa at nagtutulungan at nananalangin na sana po matapos na ang mga problema natin. Kasi po, lahat po tayo nakakaranas na sobrang hirap. Mayaman o mahirap, pantay-pantay po tayo dito. Kaso nga lang, sabi ko nga sa post ko sa Facebook, ang lamang lang po ng may pera, meron silang pambili. Marami silang pambili. Tayo namang mahirap, walang pambili. Kaya nga po, ang sakit na ito, kahit mayaman ka o mahirap ka, pag di na po ang kadadapuan ka, to whom it may concern, yun nga, ika nga sinasabi nila. Kaya po, ang programang Huli Ka ni Jojo Sibian sa DWS 1494, palagi nyo subaybayan at sa mga nais po, mag-subaybay po ng aking YouTube account, GBS Media. Ito, hanapin lamang nyo, GBS Media, hanapin nyo ang Dugong Huli Ka, at subscribe kayo. Siyempre, i-like ninyo ang aking mga YouTube. At the same time po, yun pong maghintay po kayo ng bill ng ano, para po mapanood nyo lahat ng akin. At ulitin ko, ang araw na ito, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Magtiwala tayo sa Diyos, at tanging Diyos lang ang nakakaalam at makakagamot nito ating mga problema. Mahirap o mayaman ka man, magtulungan tayo. Walang mawala sa atin kung magkakaisa at magtulungan. Sumunod po tayo sa inuutos po ng ating mahal na Presidente, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa kanya pong panawagan na tayo po ay mag-ingat, at yung hirap na dinanas natin, yung gutom, kahirapan, malalagpasan natin ito. Tulong-tulong lamang, magkapitbahay, magtulungan, at magkakaisa po tayo. Marami pong salamat at isang magandang araw muli sa inyong lahat.